Hello, what's up guys? Welcome back po. Kalimay online. Maraming salamat sa inyong lahat. At shoutout kay Jerry Maldesa at Federal Post TV Magazine. Please pakisupport din ang kanilang channel. Okay guys, sa mga bago lang sa ating channel, huwag po kakalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell for more videos. Ayan guys, ang ating coins ngayon ay itong 5 peso 2016 at 2017 BSP series. May napansin na lang ako, galing ako sa animista kanina para alamin ang mga updated price at value ng ating mga 5 piso na BSP series. Kaya kung ako sa inyo guys, ha, pakicheck ang mga bulsa at mga baka meron kayong year 2016 at 2017. Mga bago lang ito guys, pero mukhang may bago tayong dapat abangan sa 2016 at 2017 na ito. Kaya tumutok guys at pupunta na tayo sa numista at doon ko ipaliliwanag ang lahat. At siya nga pala sa previous kong video guys, sino po bang nakapanood dyan? Yung akin pong hinahanap na 5 peso na Marcos coin, yung merong FM sa kanyang reverse. Bibili po ako nun, basta paganda po ang kondisyon. At yun nga, meron siyang FM sa likod. Tingnan nyo po dun sa previous video ko dun para makita nyo po yung detalye. At bago lang tayo mag-tuloy dun guys, andito na rin lang tayo. Bibigyan na natin itong value, itong dalawang coins na ito, 2016 at 2017. Ginagawa ko ito guys para ma-share na rin sa inyo, para magkaroon kayo ng idea kung paano mag-grade ng mga coins na inyong hinahawakan. Itong 2016 para sa akin, kung bibigyan ko ito ng grade, ang grade nito ay very fine condition. Kung makikita nyo, ano ito eh, circulated na to. At itong 2017 naman, medyo makintab lang siya ng konti, pero halos pareho lang to kasi yung gas-gas nila. At napansin ko lang dito sa mga bagong BSP series na ito, makikinis siya. Hindi siya tulad ng mga lumang 5 peso na ito, yung makakapal yung kanya mga script. At pag kinapa mo siya, talaga makakapa mo. Hindi kagaya nito ngayon na 2016 at 2017. Makinis siya, halos hindi mo makakapa yung ano eh, yung kanya mga lettering. At si Emilio Aguinaldo, pag kinapa mo ganyan, halos hindi mo maramdaman. Konting-konti lang. Ganon din sa likod. Ayan. At ang mga type ng die nito is konto. Nabibilang sa die 3. Malalaki yung script niya. Malalapad. Ayan. Pareho sila. So, ayan guys. Punta tayo ni Mista. Okay, tuloy tayo guys sa Mista. Ayan, 5 piso. Pictures. Hindi na tayo pupunta rito sa kanyang pictures dahil maraming beses ko nang senior ang pictures nito at yung kanyang mga reverse at reverse. Dediretso tayo sa baba at marami pa tayo pag-uusapan doon. Ayan, meron kasi yung napansin kanina guys eh, pupunta tayo muna dito sa yung hard to find natin dito sa Pilipinas, yung tatlong year 2006, 2007 and 2008. Tingnan natin dito. Eto guys, pag-usapan muna natin itong 2006, 2007 and 2008 bago tayo pumunta roon sa 2016 at 2017. Ayan guys, mapapansin nyo ang bababa ng percent dito sa namista. 3%, 5% at 3%. At alam naman natin na itong tatlo ito ay ang mga hard to find na 5 piso. Mahirap na hanapin at binibili na ito ng mga coin collector na nagsisimula, kung di ako nagkakamali, sa 600 to 1,500 basta ang condition ay uncirculated. Pero meron din sigurado akong bibili na kahit hindi uncirculated, kasi kung gusto lang nilang makompleto yung kanilang series, bibili yan sila, pero mababang halaga. Ayan po, tandaan po natin yung tatlo na yan. Alam ko yung mga karamihan sa atin na nanonood ngayon sa akin, alam na nila na itong tatlong ito ay ang hard to find sa 5 piso. Kaya ang resulta guys, ito, sa namista, wala po. Wala po siyang value kasi nga, wala nga nag-replace ng kanilang
barya ng mga year na ito. So ibig sabihin, hard to find nga po eh. Diba? Ngayon, para malinawan tayo, pupunta tayo ngayon doon sa 2016 at 2017. Eto guys, at aya po ang resulta, 2016 at 2017. Uber Street, parehong Uber Street. Yung hawak natin barya na pinakita ko kanina, Uber Street po yung pareho. At napakababa po, mas mababa po, po doon sa hard to find na 6 hanggang 8. 1.5 lang dito, tapos 1.4 lang yung year 2017. Ba't kaya nagkaganon? Mayroong something, di ba guys? Kayo po ang tatanungin ko, meron po ba kayong hawak dyan na year 2016 at 2017? So, alam ko maraming magsasabi, common lang yan. Pero bakit wala dito sa nimista? Wala pong nag-place ng kanilang barya dito. Ganito po ang paliwanag dyan. Maaari nga itong dalawang year na ito ay marami. Marami nga siguro. Siguro maraming may hawak. Pero iniipon lang nila. Diba? Maaaring yung mga nangungulita ng barya, iniipon na itong dalawang taon, dalawang year na ito at maaaring nga pinatataas ang value. Maaaring ganun guys. Para sa akin lang yun ang paliwanag ko. Kasi wala man lang guys eh. Diba? Ayan po. Mag-comment po kayo kung ano sa tingin nyo kung hard to find na ba ito or tama yung sinabi ko na tinatago lang ng mga tao, ng mga coin collectors. Kaya kung ako sa inyo guys, dahil wala rito sa nimista, ma-i-advise ko. Tama yan, itago nyo lang yan dahil baka susunod ito ng dalawang taon na ito ay ang magiging hard to find. Para sa akin lang, yan po ang aking opinion dyan na hindi ko sinasabing yun talaga. Pwede po kayo mag-comment niya kung ano po ang inyong opinion sa aking na-obserbahan.